Hello, good evening po sa lahat, and welcome back to my channel. This is the Ruiz Escapade. So, ako po si Rui, at ngayong gabi, tutulungan ko kayo on simple hacks about doon sa passport appointment. Actually, nag-online appointment din ako, nag-assist po ako. So, if ever hindi nyo ma-catch up kung ano yung ipapaliwanag ko ngayon, pwede naman kayong magpatulong sa akin. Minimal lang naman yung service fee kasi may agent po ako. Tsaka yung agent natin, very reliable. So kung ano yung mga katanungan nyo, nasasagot po namin. Hindi po ako magbubook. Hindi ako nagbubook ng mga appointment. Ako lang yung nagbabato ng mga client doon sa agent ko. At kung sino man yung agent ko, confidential na po yun. Pero yung taong yun, siya yung nakatulong sa akin dati. Dahil yung asawa ko, since seaman siya, tapos need niya ng mag-renew ng passport. So, nung time na yun, kasagsagan nyo ng COVID. Kaya lahat ng appointments dapat online. Hindi ka pwedeng mag-walk-in. Tsaka, ang sama pa nun dahil na-scam kami. Oo, totoo yun. 3,000, kung naalala ko, it's worth 3,850. Yung hingi ng online slot, nag-online slot daw po siya. So, yun. Nagbayad kami and then follow-up kami ng follow-up sa appointment, tapos hindi naman makabigay. So, nung nagpunta talaga yung husband ko doon sa DFA, 3 times. So, yung sasabihin lang naman talaga ng DFA is kailangan mo nang mag-secure ng online appointment. Pero, yun nga, fully booked talaga yung slot nung time na yon. That was 2019. Kasagsagan talaga yun ng COVID. No? So, lahat kailangan ng online appointment. Okay? So, ngayon, ang ano ko sa inyo is simple hacks lang naman ito. Kayo ba ay nakapagbayad na ng slot tapos wala kayong na-receive na confirmation or appointment packet, kumbaga. Ano ba yung appointment packet? Yung appointment packet, yun yung nare-receive nyo sa email ad pagkatapos nyong bayaran yung appointment ninyo. So, kung wala kayong nare-receive at tapos nyo ng bayaran, ito po yung gagawin nyo. Makaka-receive kayo ng text message from DFA. No? So, ito, i-screenshot ko kung anong text yun. Okay? So, sample. Kunwari, yan yung text message na nare-receive ninyo, no? So, from DFA, nagsasabi na bayad na. Actually, ito yung dapat nyong gamitin kapag nagbayad kayo na or kapag nag-book kayo ng appointment sa DFA. I-pay nyo through GCash. Bakit GCash? Kasi si GCash, nag-i-email siya sa email ad nyo ng appointment code. Magsiscreenshot din ako ng sample. Ito yon. So, nakikita niya sa email ad yung 17 digits. So, yun yung appointment code ninyo. Tsaka, nakaka-receive rin kayo ng text message kapag nagbayad kayo ng through GCash. So, dapat may laman yung GCash ninyo. Saan pwedeng magpa-cash in ng GCash? At paano ba magkakaroon ng GCash kung wala naman kayong GCash? Simple lang naman. Android phone lang yung ipapaliwanag ko kasi Android naman yung phone ko. Okay, so doon sa Android phone nyo, download, punta kayo doon sa Play Store, download GCash. So, ganun lang naman kasimple. Fill in nyo yung mga data na kailangan. So, more on personal lang naman yun. Pero pag may ID kayo, mas maganda kasi kailangan verified user ka sa GCash. Though hindi naman siya dapat kailangan talaga, pero mas maganda na verified user ka sa GCash. So puntahan niyo lang yung apps ng GCash. Tapos mag-cash in kayo. Saan pwedeng makakash in ng GCash? Walang charge, punta kayo sa LBC. Si LBC kasi walang charge kapag nagpapa-cash in kayo. Any amount pwede, pero si GCash may limit. So dapat within a month,
8,000 lang yung ma-over the counter mo. Pag lumagpas ka na ng 8,000, may charge ka na na 2%. Pero pag-uusapan po natin yung passport. Ito kasi ako magdi-discuss eh. Nag-aano sa mga ibang bagay. Ganun ako ka-talkative. Okay? So, pagpasensyahan nyo na. Ganito yan. Kapag nag-book kayo ng passport, dapat may laman ang GCash ninyo. Tsaka, bayaran nyo na kaagad yung slot. Huwag nyo nang bukas ko na bayaran, mag-ano ako through bayad center. Kasi, bakit? Dahil yung sagot, minsan, nag-i-error yung system ng DFA. So, nakapag-book ka na ng appointment, pero hindi mo pa siya binayaran, so kailangan hintayin mo yung appointment code na kailangan mong bayaran. Minsan, dahil error si system ng DFA, wala kayong marireceive na code. Ano ba yung code? Yan yung code na babayaran mo doon sa bayad center. So kadalasan, doon tayo nagbabayad sa 7-Eleven. No? So, as a piece of advice, i-Gcash nyo na. Kasi si Gcash nagbibigay ng 17 appointment code. So, kung nakapagbayad ka na, tapos hindi mo naman na-receive yung appointment code mo, madali lang naman. Nakaka-receive ka naman ng text or email. Okay? So, punta ka lang doon sa www.passport.gov.ph, then click manage existing, no? Yung click mo yun, tapos ilagay mo doon yung 17 digit number, and then yung email ad mo, and then click mo yung search. So may magpa-pop up doon na i-ano mo daw yung I'm not a robot, so i-click mo lang yun doon, tapos yun na, hintayin mo ng konti, maglo-load na yung ano, yung form. Tapos, click mo yung download form. May separate video ako dyan. Ibibigay ko sa inyo yung link kung paano ang paggawa noon. Ginawa ko tong video na to kasi marami ang nagtatanong saan ba kami kukuha ng appointment code. Tapos ko nang binayaran yung slot ko, hindi ako naka-receive ng appointment code. Saan ba yun mahahanap? So yun lang naman, yun yung number na tinext sa'yo for paying through GCash. I don't know sa ibang mode of payment. Kasi nung nagbayad naman ako through credit card, hindi nagbibigay ng appointment code si GCash lang. Meron ba? Meron si credit card at saka si debit card, meron sila, nagbibigay sila ng 17 digit number at saka si GCash. Pero yung over the counter, hindi siya nagbibigay ng code. Dapat bayaran mo muna. So yun nga, kapag nag-error si DFA, hindi ka kaagad makakatanggap ng code, na yung code dapat 24 hours bayaran mo. Kapag hindi mo yun nabayaran, within 24 hours, mawawala rin yung slot mo. At kapag nag-book ka ulit, magiging, ano ka na, exist, already exist, either, or sinasabi na you have already booked an appointment. Then, kailangan mo daw i-cancel yung previous appointment mo. So, paano ba i-cancel kung wala ka namang code? No? So, simple lang naman din yan. So, kapag nakapag-book ka na at hindi mo siya nabayaran kaagad kasi naging busy ka at mag-book ka ulit, and then your file already exists na, so okay lang naman yan. Balikan mo yan or mag-book ka ulit after 3 hours. Okay? So, magiging okay din yan pagkatapos ng 3 hours. Okay? So, ano pa ba? So, yun, no? So, bayaran mo through GCash, and then, nag-i-error si DFA. Most probably naman, yung kadalasan naman ng problema sa DFA is yung nakapag-book ka na, tapos hindi nag-proceed sa payment, and then, nag-book ka ulit, tapos already exist na yung file mo. So, sinasabi,
cancel mo muna yung previous appointment. Okay lang yan. Balikan mo na lang yan after 3 hours. Tapos magbaback po ulit yan. Mag-encode mo lang. Dapat prepared din yung details mo. Halimbawa, pag renewal, dapat alam mo yung, dapat nasa harap mo yung old passport para ma-encode mo yung previous na or expired na passport. And then, another thing, walang valid ID. Wala akong valid ID. Yung tinatanggap lang kasi ng DFA na mga valid ID is yung primary government ID talaga. Ano ba yung mga primary government ID? Yun yung mga SSS, UMI, driver's license, firearms, sa OWA meron din, sa mga OFW. Then, marami silang tinatanggap na or hinihingi na valid ID na primary talaga. So, pag-ibig ID card, hindi pwede. TIN ID, hindi pwede. Yung mga ganun, national ID, pag wala ka namang national ID kasi matagal dumating yung national ID. Postal ID, matagal rin yung process, 1 to 3 months ata yung postal ID. So, madali lang din naman yan. Ang solusyon lang naman dyan, kapag registered voters ka, kumuha ka lang ng voter certificate with dry seal and police clearance or NBI. Police clearance ha or NBI. Pwedeng voter certificate tsaka NBI. Pwede ring voter certificate at police clearance. Kasi or ang nakalagay. Police clearance or NBI. Kasama ng voter certificate. Kapag ikaw naman ay yun yung wala talagang ID ha, walang national ID, wala lahat doon sa primary government ID. So pag wala talaga doon yung mga ID mo, kuha ka na lang ng voter certificate at police clearance or NBI. Kapag naman blurred yung eto pala requirements ng passport new applicant. Requirements for new applicant is primary government ID at saka original PSA birth certificate. Alright, so yun. Yun yung primary na requirements. Madali lang naman i-comply yung sa passport na requirements kasi pag may valid government ID ka naman, kuha ka lang ng PSA original birth certificate. I-xerox nyo na kasi para pagpunta nyo ng DFA, naka-line up na kayo doon, tapos bigla kayong punta naman ng Xerox kanang copier. Punta naman kayo ng Xerox copier. Tapos naka-line up ka na doon, iwanan mo yung linya mo. So, para dire-diretso na, i-Xerox nyo na lang yung requirements nyo. Like yung PSA, Original Birth Certificate, yung government ID, Xerox niyo na. Tapos, pag may old passport ka, kasi for renewal yung sa'yo, Xerox mo na yung old passport mo para dire-diretso na. Huwag kalimutan i-print yung appointment packet. Saan makikita yung appointment packet? Doon sa email ad mo. Kasi kapag nakapag-slot ka na, nabayaran mo na, makaka-receive ka ng email from the DFA confirming your appointment or on the day of your appearance. May mga new applicant na nagtatanong, kailangan ko bang pumunta doon or i-deliver na lang yon sa akin yung passport? Syempre, kailangan mo pumunta doon personally kasi kukunan ka ng larawan. Pipicturan ka. Ano picture ilalagay sa passport mo? Picture ng pusa? Ganon. Hindi. Kailangan mong mag-appear doon. Kaya nga may appointment ka kasi kailangan mong magpunta doon personally para kunan ka ng picture or larawan tapos biometrics doon. So, ganon siya. Strict yung DFA. Kaya dapat compliant ka sa lahat ng hinihingi nilang requirements. Tsaka yung PSA mo pala, paalala. Kapag blurred yung PSA nyo, mag-comply na lang po kayo ng local birth certificate with dry seal.
ha? Para hindi na kayo paulit-ulitin. Pero huwag naman po kayong mag-alala kasi kapag nakapag-book na kayo ng appointment at nung nagpunta kayo ng DFA at hindi kumpleto ang requirements mo, bibigyan ka naman nila ng panibagong appointment date. Pero sila yung magsiset ng appointment date, hindi na ikaw. So, dapat kung ano man yung requirements, i-comply mo na habang malayo pa yung araw ng appearance mo. At saka, si DFA, napaka-strict pagdating sa ID. So, tinitingnan talaga nila yung pangalan mo. So, dapat pag nag-fill up ka ng appointment, dapat yung mga details mo lahat-lahat correct. Dapat sakto, walang mali, even tuldok. May mga pangalan kasi na may mga suffix na junior. Sa birth certificate nila, walang yung junior nila is walang period or walang tuldok yung junior. Pero doon sa ID nila, meron. So, hindi yun pwede. Kay DFA, dapat magkatulad yung ID mo at saka yung nakasulat sa PSA mo. Kapag walang tuldok, hindi ikaw yun. So, dapat kukuha ka ulit ng bagong slot. Kaya dapat magiging, dapat kung mag-book kayo ng appointment, accurate lahat ng details mo. Tsaka, hindi pwedeng magkamali dahil hindi na nila in-honor. Kumba, yung pangalan mo, pag wrong spelling is wrong na talaga. So, kukuha ka ulit ng panibagong slot. Alright? So, pero may tricks naman. May tricks naman ako dyan na ibibigay sa inyo. Si DFA, meron yang link na doon mo i-fill up yung correct details. Tapos, makiusap ka na lang doon na, ma'am, sir, nagmamadali kasi akong mag-book, kaya hindi ko namalaya na mali pala ako. Yung junior ko pala is merong tuldok. Pero minimal lang yun na mga problema. Pero yung kung pangalan mo talaga yung mali or apelyido mo, kapag mali, mali talaga. So, kailangan mong kumuha ulit ng slot. Bad thing is, kung pakukuhanin ka ng bagong slot, kung meron pang available slot, pag wala na, maghihintay ka na naman ulit. Okay, so, kailan ba magkakaroon ng slot yung DFA? Kasi pagtingin mo ng site nila, fully book lahat. Hindi yun fully book. Mag-book ka sa madaling araw. Ano yung madaling araw? Anong oras sa madaling araw? Okay, ito yun. 12 midnight, 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m., 5 a.m., meron mga slot yan. May magbubukas na slot. Meron talaga yan. Hindi pwedeng wala. Kung wala man, yun na yung mga end of the month. Like, 2 weeks before the end of the month, wala na talagang slot. Fully book na talaga yan. Pero pagkapapasok pa lang ng buwan, meron po yan. Meron pa po yung slot. Maghintay ka lang. Pero naman, pag wala ka ng time na maghintay kasi may trabaho ka, tapos hindi ka nakakagising ng madaling araw, pwede naman ako mag-assist. Click nyo lang hanapin nyo lang yung page ko. Yun yung Ruiz Online Assistance. Mura lang yung singil ko doon sa appointment. It cost 500 pesos for the service fee. Ako na yung pinakamura ha, kasi yung iba, ang mamahal ng singil nila. Ako iba kasi ako eh, yung 500 pesos, 100 pesos lang yung sa akin doon. Yung 400 pesos sa agent yon. Sa agent ko naman, may mga binabayaran din yan. Kasi it's like a confidentiality. Sa agent ko, may ano din yan, may group chat ata sila. So bawal ko kasing isabi kung ano yung source ni agent ko or sino yung agent ko, it's confidential. Ang akin lang is makatulong ako. Hindi nga ako nag-aano sa vlog ko to eh, na hindi ako nag-invite sa inyo na to subscribe or like my channel. Ayoko. It's up to you. It's you who will decide kung ilalike nyo yung channel ko or isubscribe. Basta yung akin lang is may matutunan kayo. Right? So,
Another thing, ito yun. Kapag nagmamadali ka sa passport mo na ma-deliver, ito yung gawin mo. Kapag nag-online booking ka, huwag mong bayaran yung fee doon sa delivery fee. Bakit? Kasi yung courier nila is Air 21. Hindi sa hindi sa pagpapanira doon sa Air 21. Pero kasi ganito yung experiences ko sa lahat ng mga client ko. Si kapag nag-book kayo online, yung courier ni the FA is Air 21. Siguro doon sila nakakamura. Okay? Naiintindihan ko yun kasi it's part of the business. Kapag nagbayad kayo kay Air 21, kapag nagbayad kayo online, so yung courier nila, automatically si Air 21. Ang pangit pa doon kasi nag-hang up yung system mo kapag nag-click ka na doon sa delivery option. Yung pag itik mo yung box, may lalabas na ipapadeliver mo. Naglagay ka na ng city, tapos pagkatapos ng city, hindi nag-view yung barangay, kung saang barangay ka. So, matatagalan yung process. Eh si DFA, kailangan 15 minutes dapat tapos mo nang fill upan lahat. Kapag hindi mo natapos, nag-error yung system. So, balik ka na naman ulit after 3 hours. So, ganun. Huwag magbayad through online ng delivery fee. Ito yung magiging advice ko sa inyo. Kapag nag-book online na kayo, nakapag-book online na kayo, yung passport nyo lang ang bayaran nyo. Kapag gusto nyo naman na hindi na kayo babalik doon sa DFA at kukunin yung passport nyo, kasi ito yung pinaka-best practice eh. Huwag nyo nang balikan doon sa DFA. Pagkatapos mong kumuha ng passport or appointment, tapos ka nang mag-appearance, huwag mo nang balikan doon ang passport mo. Mas better kung ipa-deliver mo dahil yung papel na ibibigay sa inyo at sabihan kayo, balikan na lang dito after 1 to 2 weeks. After 2 weeks, babalikan mo. Pag wala pa doon yung passport mo, babalikan na naman ulit. Which is, napaka-hassle na sa part mo. Especially if nagtatrabaho ka. Ang gawin mo na lang, pagkatapos mo nang mag-appearance doon sa DFA, sabihan mo sila na ipapa-deliver yung passport mo. Okay? So, punta naman tayo sa usaping delivery ng passport nyo. Pag doon kayo nagbayad sa DFA, that cost 150 pesos for the delivery fee ha. Ang magde-deliver noon, si LBC. Sinasabi ko si LBC kasi, bilang empleyado ng LBC, napakaganda ng serbisyo namin. Okay? So, ako, empleyado ko ng LBC, alam ko lahat ng process. Maganda sa DFA kung ipapadeliver mo yung passport mo at doon ka magbayad ng 150. Ang maganda doon kasi bibigyan ka in advance ng tracking number. Kapag may tracking number ka, natatrack mo online kung ano, meron na bang status yung passport mo, for out for delivery ba or for indoors na ba. Kasi ang kaibahan nilang dalawa, kapag nag-book online ka, si Air 21 hindi accurate or hindi kaagad na di-deliver yung passport. Palaging nasa status is shipment in cage. Hindi mo alam kung ano ang latest status. Tapos, hindi ganun kadami yung branches. So, nagbayad ka na ng 150 pesos for delivery fee, pero i-schedule nila yan. Halimbawa, pag-usapan natin yung Cebu ha, kasi ako, purely Cebuana ako, kailangan ko lang mag-Tagalog for the sake of you, for the sake of everybody na maintindihan yung sasabihin ko. Okay? So, si Air 21, pagbabasehan natin yung Cebu, may route. Example, today, lahat ng i-deliver nila is bound to Consolacion. So, if your passport nasa hub na ng Air 21, pero you are from Danau City, so maghihintay ka kung kailan may rota sila bound to Danau City. Unlike LBC na
May tracking number ka, natitrace mo, kailan madi-deliver. Si LBC kasi may performance grading system. Kapag na-endorse na sa hub, si delivery associate, ginigrade siya based on his performance. Kung yung delivery dapat kung dumating na yung passport mo sa delivery hub ng LBC, i-dispatch na lang nila yan, i-deliver on that day. Kasi may hinahabol silang performance grading system. Dapat lahat ng deliverables i-deliver nila. So ganun, walang ruta-ruta, walang schedule kung kailan may papuntang Consolacion, kung kailan may papuntang Danao saka i-deliver, hindi ganun si LBC. Tsaka madaming branches. So kung kahit sa ang lupalop or kahit sa ang municipality ka, may LBC. So pwede kang magtanong doon sa tracking number mo kung dumating na ba ito or ano na ba ang status. Okay? So ganun. Next. Mas better kung mag-LBC ka na rin lang, mas better kung ipipick up mo yung passport doon sa LBC branch. Dapat alam mo kung ano yung pinakamalapit na LBC branch sa address mo. Doon mo pick upin yung passport. Bakit kailangan pick up? Bakit mas madali? Kasi si LBC, kapag nagsa-segregate or nagsa-sort, nagsa-sorting yan ng mga shipments, bound for different municipalities, kapag yung passport mo, halimbawa, LBC, Compostela, Cebu, doon mo ipipick up. So, yung passport mo within 10 days, pwede nilang i-hold yan sa LBC. 10 days, kapag working ka, wala kang time magpunta doon, so you have 10 days allowable time para i-claim yung shipment mo at nakaka-receive ka ng text message informing you that your shipment is already in the branch and ready for you to pick up. Unlike pag-delivery, two chances lang kasi sila magde-deliver. Kasi nga, sabi ko kanina, may hinahabol sila na delivery performance, so dapat madi-deliver. Kapag kinontak ka ng delivery associate at hindi ka makontak, so kinabukasan, i-deliver ulit. So kapag hindi ka naman sasagot sa tawag nila, kasi you're working eh. This is where the working, ano lang ha, mga applicant. So, bawal ang cellphone. So, pag ganun, pick up mo na sa LBC branch. So, kapag at 2 attempts na yung pag na i-deliver yung shipment mo at hindi ka makontakt, i-re-return nila yung passport mo doon sa Maynila. So, from Maynila na LBC, babalik nila doon sa DFA, which is hassle. Kasi nga, madalian. Kaya better, pick it up to any LBC branch na malapit sa iyo. Okay, so yan 'yun. Next is ano pa ba? So far, 'yun lang naman yung nakikita kong mga hacks. And by the way, kahit ito nga po pala ha, by the way. Kahit nakapula yung calendar ng DFA kasi fully book. Madaling araw, 1 a.m., 2, 3, 4, 5, i-click nyo po yung mga red numbers doon. Like, October 1 to 31, naka-red lahat. So, meaning fully book. Pero, kapag i-click mo yan on that very time, may mag-open doon. Naka-red lang siya, pero may slot pa na available yun. That's another hack. Sinasabi ko ito kasi binibigyan ako ng idea ng agent. Pero yung akin lang, hindi ako nagbubook talaga kasi wala akong panahon gumising ng alauna, alas dos, alas tres. Hindi ako magpapaka, ayoko na gano'n kasi I am a working mom. Tapos may anak pa ako, nagtatrabaho pa ako, that's enough na. May husband can finance me naman, so I don't need to further do that kind of online booking kasi sa katawan ko rin yan babalik eh. So I have an agent
kapag nagpapa-assist kayo sa akin, lahat ng process akin. Ang sa akin lang, i-endorse ko doon talaga sa agent ko. Siya po yung nagbubuk, siya po yung may alam kung kailan nag-open yung slot. Siya po yung may alam kung ano yung DFA branch available, may available slot ngayon. Siya po yung may alam ng mga ganong bagay. Pero nagre-reply po ako sa inyo immediately. Okay? So, kung nahihirapan kayo kumuha ng passport, pwede naman kayong magpa-assist sa akin. Search nyo lang yung page ko, Ruiz Online Assistance. Okay, so thank you.